Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo napadpad dito sa aking channel, baka pwede niyong pindutin ng subscription box at pakiring na rin ng bell para ma-update kayo sa susunod nating kalokohan. Ngayon pong araw na ito, pag-uusapan po natin bilang isang OFW sa mga nagbabalak maging OFW. Sino nga bang dapat na mag-ipon ng pera? Yung pamilya ba natin sa Pinas o tayo na nandito sa ibang bansa? So, base sa ating experience, ako po ay magsasampung taon ng katrabaho dito sa bansang Silangan. Pero wala pa rin tayong naipon, no? Wala pa rin tayong ipon. Tingin ng iba na nasa ibang bansa tayo nagtatrabaho, kala nila marami na tayong naipon. Pero sa awa ng Diyos, 10 taon na ako dito, wala pa rin akong naipon. Resibo lamang ang naipon dito. So ngayon, pag-usapan natin ngayon, sino nga ba dapat mag-iipon sa mag-iipon? Yung pamilya ba natin sa Pinas o yung pamilya natin ay pamilya o yung tayo mismo na dito nagtatrabaho sa ibang bansa? Siguro yung ganun, depende siguro sa usapan ninyong mag-asawa yun. Kung halimbawa usapan ninyo eh, papadala mo yung lahat ng sweldo mo, tapos magtatabi sila doon kung ilang percent o 10% pa na sweldo mo, kaya 5% sa sweldo mo itatabi nila kada buwan. Kaya yung usap kayo na ikaw lang, ikaw mag-ano, ikaw mag-iipon. Kasi ay baka nagagastos nila yung pera nila sa yung pera sa Pinas pag silang nag-iipon doon. So pag mag-usap kayo na ikaw na lang na nandito sa ibang bansa, ikaw yung mag-iipon, mga 10 o kaya 5% sa yung 5% sa yung sweldo. Kaso sa pag-iipon, kailangan talaga nating ano, kung meron tayo kasi, meron kasi tayong naipon eh, parang nangangati yung kamay natin na may nakita tayong ano, medyo nag-sale. Parang gusto nating bilhin sa isip natin. Bawasan muna natin ng kaunti yung ating naipon. Pero hindi natin alam pala dun sa pagbabawas natin. Hanggang sa hindi na tayo nakakaipon kasi lagi natin nagagamit yung ating tinabing pera. So dito sa usapin natin na sino nga ba dapat mag-iipon. Yung pamilya ba natin sa Pinas o tayo mismo na nandito sa ibang bansa. Ano, para sa aking sariling opinion, no? Dapat parehas mag-ipon. Yung pamilya mo sa ibang pamilya mo dun sa Pilipinas, saka ikaw din dito. So, halimbawa, nagpapadala ka dun sa Pinas, yung pamilya mo dun, kahit paano, kahit 1%, 2% lang sa sweldo, magtabi sila dun. Tapos tayo rin dito sa ibang bansa, magtabi rin tayo. Huwag rin tayong gastos ng gastos. Kasi hindi naman sa habang buhay nandito ka sa ibang bansa. Kailangan paghandaan rin natin nung dating ng araw na babalik na tayo sa Pilipinas, kaya kung saan man tayo nakatira, babalik na tayo sa ating lupang Sinilangan. So kailangan talaga nating mag-ipon. Kasi halimbawa, pag nagkasakit tayo, nagkasakit yung isa sa pamilya natin, so magagamit natin yung pera. So pinakamakanong, pinakatalagang manong suggestion dyan, dapat talaga dapat mag-ipon yung dalawa, pa yung dalawa, yung pamilya mo sa Pinas at saka ikaw mismo dito sa ano, ibang bansa. Kasi kagaya sa nangyari ngayon, mga ganitong pangyayari na hindi natin inaasahan, kung wala tayong naiipon, talagang iipon tayo kung saan tayo maghahanap ng ano, kung sino yung magpapautang sa atin kasi wala tayong naipon. So kailangan talaga meron tayong naipon. So kayong mga nanonood dito sa aking video na nagbabalak pa lang mag-abroad o kaya nandito na sa Pilipinas, pag-usapan yung mag-asawa kung sino nga ba dapat sa inyo mag-ipon. Ikaw ba o siya na nasa Pilipinas o kayong dalawa?
Kailangan, pag may nagtabi, may inipon kayo, yung sabihin nyo sa huwag nyo itago. Kasi minsan kasi meron tayong kapartner na parang sa isip niya, eh, pinagtataguan siya ng may ipon kayo, hindi mong sinasabi sa kanya. So kailangan sabihin mo sa kanya, sasabihin nyo na meron kang ipon, meron ka rin dito. Meron siyang ipon sa Pinas, meron kang ipon, ipon dito sa ibang bansa. Basta huwag nyo lang gagastusin. Kasi sabi ko na nga, hindi tayo habang buhay malakas ang ating katawan, hindi habang buhay nandito tayo sa ibang bansa. Darating ang araw, uuwi rin tayo sa ating lupang sinilangan. Alam niyo, magpapayo lang din naman ako dito sa inyo, pero ako wala rin akong ipon. Mag-i-start pa nga rin, pero mag-i-start na akong mag-ipon. Sabi nga, walang huli. Umpisahan na natin ngayon mag-ipon tayo. Pamilya ba natin sa Pilipinas o tayo mismo dito sa bansa? Kailangan lang natin iwasan na mamili ng kung ano-ano. Yung kahit sale pa yan, kahit mababang-mababa ng presyo ng nagsisale pa yan dyan. Talaga na huwag tayong bumili, mag-ipon talaga tayo. Kasi pag bumili naman tayo ng gamit, eh, pagdating ng isang taon, maluluma na yan. Kaya kung meron naman tayong bibilin, yung habang tumatagal, yung mataas yung presyo niya, parang pwede natin ibig na may pwede tayong bumili tayo ng mga halimbawa ginto kaya lupa yun yung mga bibili na hindi nagmumura yung talagang pagdating ng panahon nagmamahal pa yung presyo yun pag bibili tayo ng mga cellphone o kaya yung mga gamit mga sapatos isang taon lang yan sira na yan eh hindi naman tayo habang buhay dito sa ibang bansa. Kagaya ko, 10 taon na magsasampung taon na ako dito, wala pa rin ako naipon. Bawal pa rin ako sa utang. Meron ako nagbibigay ko ng payo pero wala rin pala akong naipon. No? Pero bakit? Sabay-sabay natin gagawin ang pag-iipon. Mag-start kayo mag-ipon dyan. Mag-start rin ako dito. Kayo ng pamilya mo sa Pinas o kayo ikaw na dito sa ibang bansa. Walang problema kung sabay kayo mag-ipon. O ikaw dito na nasa ibang bansa mo. Kaya yung pamilya mo na nasa Pilipinas, pag-iipunin mo. So, saka magano ka ng goal mo na ano, hanggang ganitong taon ka lang sa ibang bansa, kaya mag-iipun ka talaga ng pera. Mayroon kang tatargetin na sa loob ng ganitong taon, mag-iipun mo yung ganung halagang pera. Para pag umiksip ka na sa dito sa kumpanyang pinapasukan natin sa ibang bansa. Meron tayong naitabing pera. Hindi na tayo mahihirapan. No? Kaya mag-ipon tayo dito ng dito tayo mag-ipon, mag-start para pag-ipang-start ng negosyo sa Pilipinas. Tapos pag medyo kumikita na yung negosyo mo sa Pinas, yun, pwede ka nang umalis dito. Pwede ka nang mag-stay sa Pilipinas. Kaya sana itong payo mo, magagawa ko rin yung sarili kong payo. Mag-iipon ako dito, mag-iipon rin yung asawa ko sa Pilipinas. Para pagdating ng araw, kasi bala ko sana mga 5 years lang o 6 years na lang ako dito sa ibang bansa. Kasi nasasayang ang buhay natin dito sa ibang bansa. Wala tayong naiipon. Sayang yung oras para sa pamilya natin, para sa ating asawa at anak. Ang nakakapiling dapat nila tayo. Kaya ano pang hinihintay natin, mag-upis na tayo mag-ipon. Kung sa loob ng 2 taon, kaya 3 taon, naipon mo na yung gusto mong maipon. Pwede ka na mag-exit, pwede ka na umalis. Pwede ka na manira sa Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak dyan ng OFW, sa mga nandito na sa ibang bansa, na wala pang naipon, upis na natin, mag-start na tayo mag-ipon. Kasi saka pa tayo mag-ipon kung wala na tayo, biglang magsara yung kumpanya, pinasukan natin, wala tayo naipon. Nawala na, huli na. Kaya huwag na natin hintayin pa ang bukas o kaya sa susunod na taon na bago tayo mag-ipon. Kung meron tayong sweldo ngayon, mag-start na tayo mag-ipon. Nagkayain natin yung mga ipon challenge. Basta pag-usapan nyo lang mag-asawa kung sino sa inyo mag-ipon. Kaya kung ikay single naman, wala kang asawa,
binata ka pa lang, ayun, mas mahabang panahon mo na makapag-ipon ka, mas marami kang maipon. Kasi kung binata ka pa nandito ka sa ibang bansa, mag-ipon ka na lang para kung may naipon ka na doon ka sa Pinas, mag-asawa ka na doon, hindi ka naalis. Kasi sayang talaga ang oras na para sa pamilya natin, para sa anak natin. Lalo na sa mga anak natin, minsan lang sila maging bata. Kaya kailangan natin, hindi na rin magtagal dito sa ibang bansa, kailangan natin mag-ipon para tayo makauwi na ang kapiling ng ating pamilya. Maraming salamat. Sana magawa ko ang aking payo at magawa niyo rin. Pakipindot na rin ang like button at subscription button at saka bell. Kung hindi nyo pa ako mag-subscribe, maraming salamat.